Ano ba nangyari? Sa pag-tip ko po. Hindi. Ano mo sa ba? 40. Ano yung kasunod? Marami. Check ko. Ito po mo siya? Eh, nga boss, nang pina-x-ray ko, normal daw. Tapos nag-research ako ng, ng ano, ibang-ibang. Tama ko. Dikit buto sa buto na tanong boss. Oo. Kaya pag ginaganong mo, hindi mo maino. Pag ginaganyan mo, yung sariling puwersa, patawan mo lang. Tapos pag naglalaro, pag ano, namamaga talaga siya pagkakatapos. Pag-init yun. Sabi siya, normal. Oh. Yun din. Ganun kasi sa x-ray idol. Ang inaano kasi nila, kinukonsider talaga nila. Ang kinukonsider talaga nila, yung fracture, tsaka yung dislocation. Pero yung ganyan kasing maliit na mild dislocation, ginugod na nila yan. Pero ikaw naman kasi, sa sarili mo, alam mo talagang mali talaga ito eh. May tama pa. Ngayon, ang gagawin natin dyan kasi wala ka naman magawa kung ngayon talagang sinabi nila eh. Siyempre, hanap ka ng second opinion. Okay? Sige, higa ka. Ganun talaga eh. Ito. Ito po yung card. Kailan ka ba natali? Ano po siya? 2022 pa. 2022 pa? Never mo siyang pinagalaw? Hindi pa. Never po. No. Tapos 2022, 24 na ngayon, magta-2025 na ngayon, bare months na eh. Magti-3. Ngayon, ito kasi, pagka tumatagal ang tumatagal na, hindi mo napapansin pagka napapagod siya, namamaga. Ako, yun niya. Napapansin mo. Kasi nga, yung kinakayod niya, siyempre naglalakad tayo, talon, takbo. Kinakayod niya yung maling meniscus. May meniscus tayo dyan eh. Tinatawag tayong lateral meniscus, medial meniscus. Siyempre, nakita mo, di ba? Nakaganon yung buto. Siyempre, katagalan, yun. Tignan mo yung parte ron. Yung bandang dulo sa baba. Nakita mo, may mga namumula. Meniscus tear. Nakikita mo yan? Nababasa mo? Yan. Yan ang mangyayari sa'yo pag lindi-tugma yung... Kailangan kayo, tignan mo yung nasa meniscus tear. Yung kaangat nun, tiga mo, wala namumula. Ganun yung mga meniscus. So pagka nakatagili dyan, kukuskusin niya yan. Kaya pag naglaro pa, pagka talagang maga. Okay? Kasi wala sa tugma. Idol ito, kaya naman natin ibalik yan. Problema, huwag mo munang, hayaan mo na muna makapahinga muna, makapaghilo muna yun. Kahit mga dalawa o tatlo. Tingnan mo yung mga NBA player, pag natutuwa sila, isang season sila hindi naglalaro, taon, para makabalik sila na maayos. Tayong mga hindi NBA, minsan malalakas ang loob natin. Higpitan ko lang, masakit-sakit pa, pero kaya, may yan lang. Niipad lang, okay na. Pero siyempre, wala naman tayong, kumbaga kapangyarihan, ganun pala. Kung ano yung nararamdaman nila, ganun din yung nararamdaman nyo. Kaya kailangan makapahinga rin. Pero maayos naman natin ito. Kaya ito. Yun ang ibig sabihin. Makapahinga rin kahit ito paano. Ha? Madulas yung tuhod natin. Madulas. Kaya dapat siya naalug-alugin lang. Pero dapat diretso. Marunong yung mag-aalug. Dito naman, kung mapapansin mo, nakadikit. Kaya iniiwas ko. Ito yung pangkaraniwang kong ginagawa. Tapos, kunyari, maglalaro kayo sa court. Sabihin natin, naka-recover na kayo. Pero galing na kayo sa injury before. Hanggat maaari, kung makakapaglaro kayo ng may ini-support na, gamitan nyo na. Bumili natin agad ako ng na-injury. Oo, gumamit na kayo nun. Huwag na kayo magpakatiwala. Lalo dalawang, halos magtatatlong taon na. Kumbaga, hindi mo pinaayos. May kinayod na to. Pero nung unang taon naman siya, nawala siya halos. Tapos nung sunod-sunod ulit na laro, doon siya ulit bumalik na namaga. Masyadong napuput-put na eh. Kaya nag-iirit na eh. Basta yan, payo ko sa inyo mga player kasi masarap mag-massive ball talaga. Pero pag galing na kayo sa injury,
Kahit walang masakit. Para kung ma-injury man kayo ulit, pero sana huwag. Hindi ganong masakit. Kasi nakadepensa. Depensado siya. Tingasan mo. Tingasan mo to. Sipa mo. Isa pa? Okay. Sige, magtatapagin ka dyan. Gawa kanina, ramdam ko rin kahit kahit matagal na may konti pa rin. O ngayon? Hindi na masyadong na. Hindi na masyadong ramdam. O, bumili ka ng support mo para mo na makalaro ka ulit. Ha? Mga 3 buwan talaga pinakasagal na tayo. Mas maganda.